Live ba tayo? Narinig niyo ba ako, guys? Hindi ko lang kung magandang internet dito eh. Wala lang ako magawa because nandito ako sa car wash. Baka may mga tanong kaisangan sa boxing, makipagkwento muna ako sa inyo or anything about sports, pwede ko talaga sagutin yan. Okay, so narinig niyo ba ako? Bale, ano po, wala po ito sa schedule. May pag-usap lang ako sa mga pwedeng makausap dyan tungkol sa boxing. If you have any questions, kanina lang, kakatapos lang ng UFC 251. Panalo po si Kamaru Usman via unanimous decision. At dominated niya yung laban from round 1 at number 5. I'm not that of an expert sa MMA, pero kontrolado talaga nung ni Usman yung laban. Tapos nanalo rin po yung Volkanovski at nanalo din yung Yan. Natalo po si Max Holloway at saka si Jose Aldo. So yun. Right now, baka lang meron pong gusto magtanong anything about boxing. Kanina, in-interview ko si Marjan Yap. So dapat live yung interview namin. But ang nangyari mahina yung internet niya, so hindi ko na nilive. And malamang hindi ko napakita, talagang malabo yung ano, yung usapan namin. So I'll just create a video recording of that kumbaga yung interview namin mamaya. Ito po habang nasa car wash lang ako dahil wala nga magawa dito ako sa ano, Muntin Lupa. Binisita lang namin yung mga in-laws at walang magawa sa bahay, so nagpalinis muna ako ng sasakyan. Sabi ko, makipagkwentuhan muna ako sa inyo habang nagiintay kasi talagang nakaka-board dito sa car wash eh. Sino ba yung mga taga Muntin Lupa dyan? Ay, shoutout sa'yo pare. Kung walang magawa. Hindi, pare, hanggang kwentuhan lang ako eh. Alam mo naman ako, Ronnie, hanggang mga salita lang ako magaling. Yun ang trabaho natin eh. Pag tunay na boxing na, iba na yung hamunin nyo. Dito ako sa, nasa na may comment, nandito ako sa car wash. Nakita ko sa inyo dito yan sa Muntin Lupa. Yan Jiro, thank you pare. Baka may tanong ka sa akin, Jiro, shout out sa'yo ha. Baka may tanong ka tungkol sa boxing. Kanina kaka-message lang sa akin bago ako mag-live kung may update ako kay Albert Pagara. Wala po akong update kay Albert kasi wala pa naman mga laban eh. Pero sa boxing po, sa boxing bago ko sagutin yung Team Lakay, mukhang papayagan na yung boxing by month of August dun po sa mga area na MGCQ. Ibig sabihin dun sa mga modified general quarantine area. Pero yung mga boksingero na pwedeng lumaban doon, yung mga taga doon lang din. So, ibig sabihin, pag hindi ka taga roon, hindi ka pwedeng lumaban. So, kumbaga, kung Gensan, lahat lang ng mga Gensan fighter, pag Maynila, lahat lang ng Maynila. At pag Cebu, lahat lang na Cebu. May balita po ba kayo sa Team Lakay MMA? O, ang balita ko, friend ko sila sa Facebook. Grabe, training pa rin ng training. Sina Edward Palayang, Joshua Pasho. Pero itong si Lito Adiwang, parang binibuild up nila na next up na kalaban ni ano ni Mighty Mouse Demetrius Johnson. So may sinend sa akin na press release tungkol diyan. Sabi na sa tanong ko sa mga tao, kaya na kaya ni Lito Adiwang yung Mighty Mouse? Sabi naman tao, yes daw, kayang-kaya daw kasi magaling din naman talaga itong si Lito Adiwang, tsaka malakas daw sumuntok at tingin ko, pwede naman, dahil nasa prime naman ito si Adiwang. So, pwede. Wala akong pinaka-specific na balita kasi wala pa mga laban eh. Haha, joke lang, galing mo nga mag-host idol. Kita dami kong kilalang boxer in personal. Ano? Joke lang idol, galing mo nga mag-host. Idol kita, dami mo kilalang boxer in personal. Oo, trabaho eh.
para mas ano, talagang mas maganda yung balita at saka mas reliable, eh, kailangan yung sa boxer mismo manggaling o sa manager mismo manggaling. Hindi lang puro ano, puro, ang tawag dito, puro basa. Tsaka ano talaga tayo, balita talaga tayo eh. Hindi lang tayo ano, parang news agency talaga ang try natin eh. Isa yun sa peg natin. Na maliwanag ba ako? Naririnig niyo ba ako ng ayos? Idol, Wonderboy, may laban ba? Tadali ah. Si Wonderboy, kaka-interview lang sa kanya nung isang araw sa Fight Sports Manila eh. So, tungkol sa ano, sa laban niya, so alam mo nga, wala pa eh. Pagdating ng August, marami na akong may babalita sa inyo tungkol sa ano, sa mga boxing news, sa mga balita sa boxing, for sure. Pagdating ng August, andyan dyan na yung mga pa-boxing kasi inaprobahan na nga po ng IATF na pag modified general quarantine, pwede na magpa-boxing. Yun. Naruto Pelones, sa bagay, tama idol. What is your take on ABS-CBN shutting down? I rather be ano, pare, Naruto. Alam ko mainit na usapan 'to ngayon. I don't want to publicly comment because I don't want to kumbaga ayokong maging for or against. I want to stay neutral. I don't think that's my alley. Kasi kahit papaano, kumbaga isa boxing industry, medyo public figure ka na rin. So kung ano man yung sabihin ko, mahirap ayokong magsalita, but supposedly government knows what they're doing. Kung ano man yung decision nila, yung decision nila, I don't know the full story. I don't wanna Naruto, ayoko talaga mag-react. Kuya Pao, sobrang ilang live mo ang di ko napapanood. Okay lang. Ito, napanood mo na. Ano lang to, habang nag-iintay lang ng aking pa-car wash dito sa Muntinlupa, meron ba taga Muntinlupa dito? Yung mga tanong nyo, ha? Keep it coming. Ako, nag-iintay lang naman ako dito. Papakita ko sa inyo yung lugar. Actually, dito ako nagpapagupit eh. Diyan. Ay. So, okay. Salamat sa mga nakikikwentuhan sa akin. Magtanong na kayo ngayon. Puro sa inyo 'to lahat ngayon. Yung YouTube channel daw niya, 1K ni Roger Roman. Okay. Okay. So, kaka-message lang sa akin ni Sir Baham. Sabi, intay-intay lang daw tayo sa official announcement talaga kung kailan magka-boxing. Kung maangas sa mga Pilipino basketballista, pwede rin bang mag-angas ang Pinoy boxingero? Dapat pwede. Pero sa ano lang, ha? Sa camera, tsaka sa loob ng ring. Kumbaga, yung pang-market lang. Maganda yung angas pag hindi personal yung angas. Dapat yung angas natin, pare. Yun naman, yung pag may camera lang ba? Para for show. Okay, so pwede. Mayong hapon, Melbert. Mayong hamon, kay Usman. Panalo si Usman. Oo, dinominate niya yung laban. Malakas kasi, pare. Tsaka short notice din naman kasi kay Masvidal. So, pero kay Madidal ako doon. good boss Pao, pa-shoutout naman, watching from Nueva Ecija. Ingat idol Pao. Salamat Arvin. Minsan lang ako makalabas kasi ngayon nagpumilid yung misis ko na bumisita kami dito sa Muntinlupa. So tambay-tambay. Wala akong mapestuhan doon sa bahay. Sabi ko, pa-car wash muna ako. So, ito, pa-car wash. Nigla-live. Gano'ng kalaki chance ni Gabalio sa mga kalaban niya? Tingin ko po, malaki. I would say, it's a good... tingin ko, lamang si Gabalio dito, 60-40. Because
Sana, pero ito rin eh. Pwede rin ito maging 50-50 paring Christer Lafortesa. Kasi itong si Raymar Gabalio, talagang lumakas daw, sabi ni ano ni John Vincent Moralde, at saka ang mabilis, malakas. Pero kasi yung payano, kahit minamaliit kasi ito ng karamihan eh, kasi na-knockout ni Naoya first round lang. First round, talo. Pero ang masasabi ko dyan, kahit first round yun, Naoya Inoue naman yun. Walang nangyari doon, nasulid yan. Minsan kasi timing lang eh. So, pag na-timing nga talaga, wala. Sorry. Kahit gano'ng kagaling. So, hindi niya napakita yung galing niya doon. It could be one of the easiest fight that he has. Kasi, walang nangyari eh. So, pero yung mga nakakatalo lang dito kay Payano, puro magagaling lang. Kung sakaling matalo to ni Gabalio, pwede na yung level niya talagang mag-world level. So, ito yung isa sa step up actually kay Payano. Ay, kay siyang nanalo dito, step up fight. Kumbaga ang tawag din, what's the right term? So pwede nang i-championship. Ano ko dyan? Pwede knockout Gabalio, sana. Kaya pa, ibig sabihin, babalik na din yung amateur. May laban kasi sana kung February canceled competition ko. Yung sa October naman, competition din sa Batangas, Batang Pinoy. Sana matuloy. Roger, yung mga babalik po ay professional. Yung under po ng Games and Amusement Board. Yung sa mga amateur kasi pare, ang mahirap dyan, government mismo sila didirekta. Wala kasing mga governing bodies ang tawag doon na nagko-control o nagsusupervise sa kanila. Mahirap po pag amateur kasi usually yan yung walang budget eh. So paano nila itetest at yung mga boksingero, so kailangan itetest kayo lahat. Paano sila mag ang tawag dito, yung magko-quarantine, tsaka yung protocols, kasi may mahirap na protocols, malaki ang gastos nun sa protocols. So they need to do that. So Roger Roman, wag muna tayo umasa sa amateur. Yung mga pro, yung may mga gagastos muna, yan ang tingin ko na mangyayari. What's your take on Pinoy boxers learning English if coming to America? Because if Danny Garcia learned Spanish, I think he would be a global superstar. I think it's a plus. It's a plus talaga parang Naruto pag marunong magsalita regardless of English or Tagalog. I think kung may pera na yung boksingero na Pilipino o yung management, siguro dapat aside from training sa boxing is they would train in public speaking. Yung public speaking kasi not necessarily Tagalog eh. How you project yourself, kung paano mo dadali yung sarili mo, paano mo ipapakilala mo sa public, at anong klaseng karakter ang ipapakita mo. Tingin, sinasabi ko po sa inyo, karamihan po ng nakikita natin, lalo na sa UFC, tsaka sa mga boxing, kaya nga sikat yung WWE, kasi magaling sila mag-portray. So, kung hindi porket maangas, hindi porket mabait. So hindi po natin nakikita talaga yung tunay na ugali ng boksingero at saka ng mga mixed martial artists. So it's very important, it's a plus pag marunong ka ng English, kasi it's the general language spoken in the world. Pero kung mahirap ang i-express yung sarili mo by speaking in English, actually I would be okay with the translator. Basta nakakaintindi yung boksingero, basta ma-interpret ng ayos. Yun, si Danny Garcia talaga, kasi may lahi siyang so, kung marunong siya ng both language, edi maganda. Pangit din kasi pag yung Filipino boxers tas English ng English, di marunong mag-Tagalog eh. So maganda yung pareho. So pag tinanong ng English, sakasagot ng English. Pag natinanong ng Tagalog, makakasagot ng Tagalog or Bisaya. Kasi alam mo naman, yun ang magiging fans mo talagang ganun. Boxer ni Tatang, nag-positive na naman sa feds, ha?
Sino doon? Nasa ibang bansa ka ba, Boss Pao? Depende kung wala ka sa Pilipinas. Nasa Pilipinas lang ako, pare. Ito, pakita ko sa inyo. Ito po ay sa Pilipinas lang to, pare. Sa Muntinlupa ako. Sa Muntinlupa. Nag-uubos na ako ng oras habang naghihintay ng pa-car wash. So, naroon makakwentuhan sa inyo para... Yun, nandito ako sa Pilipinas. Nasaan ka ba, Joshua? Okay. Sana matuloy na sa October experience din yung makausap ko, Papa, ni Ate Nestipitasyo. Next year need national team ng 20 boxers. Tulungan ako ng mga Papa ni Ate Nesti. Sana bumalik para sa experience. Sana, pare. Pero wala. Kuys, ano sa tingin mo sa laban ni Holloway? Marami nagsasabi na rub daw eh. Hindi ko napanood ang buo. That's unfortunately. Ang pinanood ko lang ng buo yung kay Masvidal. Because may interview ko kay Mark John Yab kanina eh. Medyo hindi lang maganda, hindi namin na-live. So private yung usapan namin. Medyo alangan talaga tayo sa laban na yun kay Mariaga. Short notice, tsaka medyo nangihina ang ating kababayan, si Mark John Yab, sa pagkuha ng timbang. Medyo malayo-layo pa yata. Sa isang linggo na or this weekend na yung laban eh. So wish him good luck. Sana ano na lang, nothing serious happen, para ma-enjoy naman niya yung payday. Kasi medyo maganda-gandang payday daw dun eh. Sir Pao, nabasa ko na yan. Aroy, sayang naman. Nakakalungkot talaga. Nakakamiss ng lumaban at nakakamiss na din mag-training ng pusan dito sa bahay. Saktong training lang ang ginagaya ko lang training sa panga ni GGG. Ang hirap. Sinong susunod mong guest? Tomorrow po ang guest ko, dalawa. Sa umaga po, alas 10 ng umaga, ay si Memo Heredia, ang conditioning coach po ni Juan Manuel Marquez, General Casimero at Jorge Arce. So, I will be preparing for that. And si Miel Fajardo, isa pong boksingero na I think pwede rin maging superstar itong si Miel Fajardo. So, yun. Tapos kinabukasan after that, nagpa-schedule na rin ako kay Peter Maniates, isa pong promoter sa Australia. Hawak niya po si Randy Pitalcorin at saka iba mga Australian boxers. So yun, ang schedule ko. Thank you us, thank you Poison Virus. Magandang hapon sa iyo, Sir Pao. Ex-Hunter Jasper, magandang hapon. Yung malaking mama, walang talo yata siya, Kuis, makakalaban sana ni Joshua. Sinong malaking mama? May talo na si Deontay Wilder, si Tyson Fury. Baka si Tyson Fury. Usman, para sa akin, Kuya Pao. Panalo na nga si Usman eh. Mas bidal ako doon, pero panalo si Usman talaga. Ang lakas ni Usman, pare. Maraming mga pure boxer na boxing fan na hindi masyado nag-enjoy kasi grabe yung clinching din na nangyari. So, lawang na lawang doon si Usman kasi kitang-kita yung lakas niya eh. Sir Pao, Rakinel naman po, interview nyo. Magaling din yun. Sana magka-world title shot. Pare, hotdog, na interview nyo ka nga ngayon si JR Rakinel. Nakausap ko na yan eh. Medyo mahiyain. So, try ko uli. Tingnan natin kung meron kaming magandang topic na mapag-usapan. Maganda kasi pag yung mga ma-interview natin eh yung may mga upcoming fights. Kasi pag may mga upcoming fights eh meron tayong mapapag-usapan. Nakausap ko na siya, nakakwentuhan ko na tungkol sa magsimula na boxing. Isa yan sa ating upcoming star din si JR Rakinel. Kasi mga Pinoy boxer pag pinag-interview sa Amerika, alos puro short answer. Kaya po sila short answer kasi English. Ang gawin kaya sabi ko Naruto ang kung ako, dahil hindi naman basta-basta kagad matututo ang mga boksingero natin na mag-English ng magaling. Dahil tayo nga, taon ang binilang natin para matuto tayo mag-English. Taon at saka habang buhay tayo nag-aaral. Sa school, di ba? Bago ka matuto mag-English. So, unless tumira sila doon at magsalita sila na magsalita ng English, then it's hard, kumbaga, to learn.
So kung ako yung boxingero, yun na nga, better to have a good interpreter, ha. When I say good interpreter, yung talagang kung ano yung sinabi mo, may interpret ng buong-buo, walang labis, walang kulang, o mas maganda pa. Kaya short answer yan, kasi syempre unang-una, alam mo na Pilipino, mahihiyain. Pangalawa, hindi sanay sa interview. So kaya nga ginagawa natin, na-appreciate ko rin naman yung mga boxingero na willing. Interview lang ng interview para masanay. Yun. Sir pa, Kuya Pao, request ako Kuya Pao, sana sa sunod interview mga ala boxers naman. Actually, si Albert, kinukulit ko ng maigi. Si Arthur Villanueva at saka si KJ Cataraja, nasusubukan natin interviewin din. Na-interview ko na kasi sina KJ, si Albert before. Na-interview ko na yan lahat. Ang ginagawa ko, initry ko yung mga hindi ko pa na-interview. At saka ang hirap pag in-interview ko ngayon, baka yung same question, ganun pa rin ang itanong, ang papag-usapan namin. So, una, kung hindi nyo pa napanood yung interview ko sa kanila dati, ang gawin nyo lang, isulat nyo yung pangalan ng boksingero, kumari Albert Pagara, space Powcast, lalabas yung interview ko kung sino man yung boxer na yan. Sir Pao, magsayo po ang dapat ilabang kay Navarrete, sir. Pwede yan. Si Ariana Tuliao. Yes, pwedeng mangyari yan sa ginagawa nito ni Baba Arum, pare. Tingin ko nakaabang na to si Navarrete talaga sa 126. Kasi itong si Shakur Stevenson from 126 going to 130. So, sino pa ba ang iaabang nila dyan? Kundi si Emmanuel Navarrete na naghahanap din ng championship sa pangalawang sunod sa sunod na division. So, pwedeng maglaban yung dalawa. Siguro sa ano, hindi ka agad kasi kailangan ni Magsayo isang activity fight muna. Kitaas ng activity fight, baka, yun na. Okay? Isang king ano ko. Maliwanag ba? Naririnig nyo kasi pinasok ko sa loob eh. Did you watch the interview of Mark Magsayo of BC Left Hook? Konti lang na awkward na ako, paring Naruto eh. Actually, ako yung nagpakilala dyan kay BC Left Hook, kay Mark Magsayo. Kasi in-interview ako niya ni BC Left Hook. Medyo awkward kasi syempre, simple lang sumagot si Mark Magsayo. Yung sinasabi nyo na hirap eh. Dapat may interpreter. Dapat pala na-invite din ako doon para ma-interpret ko yung interview para mas maganda, para mas mahaba yung kwentuhan namin. Kasi si Mark Magsayo, pag nakakwentuhan natin, di ba? Ano rin, di ba? Ang daming sinasabi. Masayahin na boksingero to si Mark. So, yun. hindi masyado na-awkward na ako sa interview eh. So, but maikli lang yung sagot niya. Luke Campbell vs. Ryan Garcia. Kasado na masusubukan na si Ryan Garcia dun. Pero sa tingin ko mananalo si Garcia. Gusto kong makatapat niya si Haney at Linares. Dun talaga sobrang mahirap siya dun. Ganda, yes. I think that would be a good fight kung sakaling maglaban talaga itong si Luke Campbell at saka si... hindi. May naghahanap ng kotse. Anyway, I think it's a good matchup itong Ryan Garcia versus Luke Campbell. Masusubukan talaga. Sana manalo siya kasi mababa siya pag natalo siya dito sa laban na to. Yes, maganda yung David Haney para world champion doon. Talagang malaki na hihingi nito ni Ryan Garcia pag nanalo siya. Cheryl Miller, Kush. Yes. Nakausap ko yung promoter niya, si Dimitri Salita. Sabi ko sa tanong ko, how does he feel about his fighter na nag-positive na naman. Dapat pala ito yung makakalaban ni Anthony Joshua. But dahil nga doon sa pagpa-positive sa drugs, sa enhancing drugs, hindi natuloy ngayon. Ito na naman. Same. And a lot of boxers or yung mga tao sa boxing, calling for
a longer parang penalty or ban, kung ano ba, may taon ba o kung ilan laban. Sa akin, yes, of course, kailangan maparusahan para malaman naman na seryoso talaga tayo sa war on drugs, kumbaga, war on performance enhancing drugs. Kasi kung hindi, wala, ulit-ulit. Alam ko, rampant dyan eh, but wag nahuli ka, ganun talaga. Idol pa, pwede na ba ang boxing sa Japan? Parang wala pa. August daw eh. August ang huling balita. Hindi ko pa alam kung sino. Kasi may schedule na po sa August 21 sa Japan. Kaya ko alam yun. Eh, kasi si Jimel Magramo po sa August 21, ang laban niya kay Junto Nakatani. So that fight will be happening in Japan. But from what I understand, August eh, baka pwede na sa Japan. Sa Pilipinas eh, baka ganun din. Ito ang nakakatakot, mga tol, ha? It's still, kahit closed door yan, magsasama-sama pa rin ang mga tao na mga taga hindi doon or mga magkakaibang lugar, kahit ba sa buong Maynila yan or sa buong isang syudad. At ang nakakatakot nito is, yun nga, yung virus natin, taas pa rin. But the truth is, kung hindi tayo gagawa at hindi natin susubukan, eh, mapapag-iwanan talaga tayo. Walang mangyayari sa buhay natin. So, ang ginagawa natin is we're learning to adapt and we're risking. Eh, risk na talaga itong ginagawa natin, pero kasama yan ang buhay. Kung hindi tayo mag-risk, eh, wala na. Tutunga na lang tayo. Hintay na lang tayo ng gamot. Sir Pao, totoo bang babalik sa boxing si Tyson? Sir Pao, ex-hunter, pare. Nagpa-practice-practice siya. Pero di ko alam kung makakalaban siya ng serious boxing, ha. When I say serious boxing, eh, professional. Baka po ano, baka, ang tag dito, baka magano siya, yung exhibition. But anything more than that is delikado. 50 plus na to, 53 yata ito si Mike Tyson. So, kahit pa, ito yung sabihin ko sa inyo, ha. Baka mabash na naman ako, eh. Dali, ha. Okay, ito yung sasabihin ko sa inyo. Mike Tyson, eh, malakas sumuntok, magaling pa rin mag-boxing, no question doon. Ang question po, eh, pag siya po yung tumanggap ng suntok. Bali sana kung siya lang yung bibigay ng suntok, eh. Eh, pag siya yung tumanggap ng suntok, against anyone, lalo na yung mga bata, eh, baka malintigan tayo. Kahit pa sabihin mong tanggapin niya yun na maayos, eh, mahirapan makarecover ang edad niya. So, exhibition fight po ang tingin ko. Wala akong balita kay Duno ngayon. Ang balita ko sa inyo, yung mga kasama niya. Si John Vincent Moralde, lalaban sa July 16, kasabay po ng laban niya ni Mark Chan Yap sa Las Vegas, sa under top rank promotion. John Vincent Moralde, Mulawin, na-interview ko na rin, ha? Panoodin nyo na lang sa video section. Kalaban niya, six-footer din, Alexis Del Bosque ang kalaban niya. Alexis Del Bosque po. And that one is a good 50-50 fight. Magaling din yung kalaban niya, pero magaling din ito si John Vincent Moralde. So, ang masasabi ko, this is actually a better fight than yung mga usual na main eventer ng top rank. Kasi minsan, yung mga main event nila, pag boksingero nila yung lumalaban, talagang lamadong lamado eh. Alam mo na, anong inihintay mo na lang ito, kung anong mangyayari, pero alam mo na kung ano eh. Honestly speaking, medyo dihado tayo doon sa Mariaga versus Yap. Pero sana, sabi ko kay Yap, sana maka-upset ka naman. Nangihina po kasi, na-interview ko kanina, maikli lang yung interview namin sa live, pero kinausap ko siya privately, nangihina, kinukuha yung timbang eh, pero nagdadasal ko na lang na makakuha siya ng lakas at makuha niya pa rin yung timbang niya. Sayang din yung pera, no? Malaking pera din yung babayad sa kanya. Hindi niya makikita yun, kasi lampas kalahating milyon yata yung kikitain niya eh. Si Gabalio Kuya Pao, sa July 18 may laban kontra sa taga Dominican Republic. Hindi po, sa August 1, Roger Roman. Sa August 1 po laban niya sa Connecticut. Si Raymart Gabalio ay lalaban sa August 1
kay Juan Carlos Payano. Okay? Si Kuya KJ, Kuya Pao, mabait yun. Kulitin mo na lang, kulitin. Haha, joke lang. Kami nag-video call Kuya Pao, interview po. Call Kuya Pao, i-interview ko din. Sir Pao, pasabi naman po kay Kuya Mark Magsayo, pakinggan niya yung superstar na music by Lupe Fiasco ata. Ah, okay, hot dog at hot sauce. Pare, itong superstar, yung if you are, ano nga, if you are who you think you are, a superstar, then have no fear. Yun ba yun? Yun ba yun? Yan ang entrance song ni ano, ni Ryan Garcia. Di ba? Kasi he believed like he is a superstar. Yun. Sige, sabihin ko. Pero alam, feeling ko alam niya na yan. Naruto, pwede maglaban sa Magsayot na ba ready for unification in the future? Pare, advance na advance ka paring Naruto. Kailangan mo na mag-champion nila pareho. Para sa lang taga dito. Nasaan yung chinelas ko? Yun. Para sa lang ang tawag dito. Para sa lang kailangan mag-champion muna. Wala pa silang belt sa 126. Na Barrete, binitawhan na po yung kanyang bantamweight or super bantamweight title. So, bakante na po yung 122. So, yun. 126, binakbakante na rin yung Shakur Stevenson. So, ina, nakalinya na doon si Barrete. Kailangan ipanalo muna ni Mark Magsayo yung sunod na laban niya. Most probably September yan. Tapos baka later this year, baka maglaban sila or next year. Yun ang hindi ko alam. Nakikita ko eh. Alam mo, ang hirap pag may pera ka na. Tapos gusto mo mag-boxing. Parang bihira yung boxingero na mayaman eh, no? Bihira. Hindi ko sinasabing wala ah. Pero itong si Hatton, hindi ko masyado alam eh kung anong balita sa kanya. Itong kay Jimwell, ang hinihintay ko kaso medyo kailangan ko talagang seryoso si Jimwell kasi alam ko naglabas na naman yata video, no? Nagte-training siya. So, baka seryoso rin. Pero ang pangarap lang nito ni Jimwell, sabi niya last time, to represent daw the Philippines in an amateur competition. So, tingnan natin. Pero pro, kailangan lumaban na siya. Mabait talaga si Kuya Mark, Kuya Pao. Napaka-humble talaga. Dumating na medyas. Ay, si KJ Kataraha, may balak bang mag-boxing? Alam ko po, opo. Ito talaga yung mga usual na tinatanong nyo, no? Ito, kailangan mag-pro si pro at laban si Marshall Tumalamang. Gusto niya na mag-pro eh, pakaramdam ko eh. It's just a matter of when nga. And yung tanong mong yan, di ko pa masagot masyado. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, mukhang before mag-Olympics, makakalaban ito ng professional boxing. Kasi yun yung sinasabi niya last time. At saka kagrupo ko to sa isang boxing group. Siya na mismo nag-ask din ng advice kung ano ba sa tingin gagawin. Kung magpo-pro na ba siya o hindi. Ako naman, okay lang sa akin mag-pro siya. Ito po kasi yung advantage, ha? Para po mas maintindihan. Pag nag-pro siya, meron siyang pera, pwede siyang lumaban ng madali. Yung lamado siya, para magkaroon siya ng activity, at para pawis-pawisan din. Tapos, yun nga, may pera siya, may support siya. At posibleng sumigat na kagad siya. Tsaka pwede pa naman siya mag-amateur or mag-Olympics kahit pro na siya. So, walang problema doon. okay. Pag tinalo siya ni Campbell, pahiya siya sa mundo ng boxing. Ang mahal ng presyo niya. Tapos, magpapakawawa pa siya. yun lang. That's the risk. Yung mga boksingero na ganyan, i-appreciate nyo kasi sila yung mga boksingero na nagbibigay ng pansin sa boxing, yung nagbibigay din ng kumbaga
storya sa boxing. Kasi ano yan eh, parang sa marketing pa lang, nire-risk na nila yung ano nila. Ang tawag dito, ito pala, nakalaglag na pala to. Para mas maliwanag. Ito, yan, mas maliwanag na ha. Sa marketing pa lang, nire-risk na nila yung nire-risk na nila yung kanilang credibility. Kasi, kumbaga, eh, kumbaga, nagsasalita na agad sila na, oy, kaya nila to, gagawin nila to. Eh, pag hindi talaga nila ginawa, eh, patay sila sa mga fans. Pero, yun lang. Pag nagawa nila, eh, sikat sila. Okay? Mas lumiwanag, no? Pinasok ko kasi yung mic sa loob ng, ng mask, eh. Marvin, yung active pa si Katara, hindi pa siya rita. Tama. Oh, kuya pa, oh, kilala. May kilala ka bang pro boxer na galing dito sa Palawan? Recently, may isang Pilipina boxer, ni si Marnel, na dating ex-world champion na babae, na na babalik sa boxing. Baka may interview ko anytime soon kasama si ano, si Chai Rivas, na lumaban din sa World Championship sa Costa Rica. Babae po 'yan, ha. Sa lalaki sa Palawan, ako wala akong matandaan. Ang alam ko lang, ang ating games na mismo board chairman ay taga Palawan. Siya doon, doon ako napunta. Alam ko meron eh. Meron taga Palawan. Hindi ko lang matandaan ang pangalan. Nakapanood ako kasi sinusuportahan talaga ni chairman yung mga taga Palawan eh. So, pag may taga Palawan na lumalaban, na naano doon siya talaga rin eh. Okay. Thank you sir sa pagbasa sa aking unang idea at tungkol sa boxing sir. God bless you sir. Di ko makakalimutan ito sir. Yung unang araw na pakita, subscribe, napansin mo ako agad sir Ariana. Tira, ikaw pa. bakit merong MP Highland sa Thailand? Bakit wala sa Bisaya at Mindanao region? Pwede mong gawin, Naruto. Kasi business yan eh. So, kumbaga yung MP Highland is just a name. Hindi naman yan talaga kay Manny Pacquiao eh. So, namesake lang po. Pwedeng ang kasosyo niya ay mga part ng MP Promotion, pero ang alam ko may-ari po niyan ay may-ari ng MP Highland sa Ifugao sa North. Pwede siya magawa, kaso syempre magkapatayo siya ng gym kung saan siya niya gusto. Kung gusto niya sa Thailand dahil maraming boxingero din doon, wala tayong magagawa. Dapat meron talaga sa Bisaya, pero meron na kasing MP Davao eh. Meron na rin, hindi ko alam, wala yata ang MP Bisaya eh, sa Cebu. Hindi ko sure. Pero sa MP Davao, meron na. So, kanya-kanyang teritoryo yan. Kasi pag pinasok mo yung teritoryo ng iba, away yan. Unless iba yung pangalan mo, pwede eh. KJ Kataraha, update po. Wala pong laban. Wala pa rin laban. Itong try ko ulit i-interview si KJ ha, pasensya na guys kasi medyo naubo na ako ng itatanong kasi panoodin mo na lang, meron akong interview dyan kay KJ. Ang gawin nyo lang para malaman nyo kung kinover na ni Powcast o na-interview na ni Powcast i-search nyo yung pangalan ng boxingero tapos space tapos Powcast Sports. Okay? Latest kay James Martin. Wala, nasa ano pa rin eh. Nasa Norte pa rin siya eh. Na-interview siya tungkol sa same din yung napapag-usapan eh. Kumbaga eh, yung kanyang laban, bakit siya sikat, at bakit hindi pa siya lumalaban sa mga matataas na boxer. Alam mo, sa totoo lang, kung ngayon walang pandemic, malamang nakita niyo na itong si James Martin na lumaban sa isang matinding laban. At least dito sa Pilipinas. At hindi ako magdududa talaga o magtataka na anytime soon. Baka 2021 or late 2021, lumaban na rin ito sa ibang bansa. Or baka mapansin na rin siya ng MP Promotion. And hindi po yun posible. Hindi po yun imposible. So, tingin ko posibleng-posibleng mangyari yan dahil sikat nga po kasi siya. Okay. Hirap talaga mag-reduce, Kuya Pao. Naranasan ko din na din yung hirap. Di makatulog ng maayos. Iba na sa pakiramdam mo magsalo ng suntok at pag di ka sanay isang timbang sa isang timbang. Yun, oo. Pagdasal po natin si Mark Janyap na makalaki punch or
makaisa kay Mariaga. Eh, posible naman matalo to si Mariaga dahil may tatlong talo to. Pero yung nakatalo dito sa kakalabanan niya sa July 6, eh, si Lomachenko, si Oscar Valdez, at si Nicholas Walters lang naman. So, mga tigasi na boxingero yan. So, good afternoon, Bobby. Good afternoon. Salamat. Sinong pwedeng magandang laban sa 122 para sa'yo, Kuis? Sa 122, yung ano, sino ba? Basta yung mga champion na lang ang paglabanin natin dyan. Maganda sana, hindi muna umalis si Navarrete eh. Para siya yung nandiyan dyan eh. Umalis ka agad sa Navarrete. Kasi hanap lang ako pag may Pinoy, doon ako pag may Pinoy, maganda mag-suggest ng laban. Pero ito kahit sino sa champion sa 122. Ikaw, sino sa tingin mo yung maganda sa 122, pare? Pinanood ko yung cover mo sa laban ni Magsayo kontra kay Panyang Utok. Kuya Pao, tumaas. Lalo respeto kay Utok. Mabait. Palangiti. Si Kuya Mark naglabas ng panganan dila. Kakatawa. Nakipagbiruan sa kalaban. Where do you think Marcia will make his pro debut? Philippines or US? MP promotion? Baka Philippines. Tingin ko, siyempre unang laban ito. Hindi naman ito bibigla eh. Tingin ko lang ha, baka Philippines muna. But ibig sabihin, mag-i-import sila ng isang middleweight na pumunta dito sa Pilipinas para lumaban. At siguro, yun, after nun, pwede na sa ibang bansa. Baka pwede siya mag-train sa ibang bansa, sa US. At mga partner na lang sila doon kina, ano, kina Top Rank, kina PBC. Ganun naman ang mangyayari eh. Ito yung hindi nagigets ng iba pare ha. Ayan Naruto ha. Pag gusto niyo lagi MP promotion. Again I have nothing. Pero maraming mga ikaw ba naman mas okay pa rin yung Top Rank, yung Golden Boy, yung PBC, yung Eddie Hearn kasi sila mismo may promoter sila, may promotion sila sa ibang bansa. Kumbaga sila mismo yung nagpo-promote. And tayo yung MP nakikipromote or nakikipasok ng laban lang yan sa mga Top Rank. Kasi wala talaga yung MP dun sa ibang bansa. Wala silang sarili nilang event. Ika tulad ng Top Rank, di ba? Yun yung hindi mag-gets. Pero, so ibig sabihin pwede rin. Pwede rin yung ganun. But of course, pag sinabi naman ni Manny Pacquiao, syempre under ka kay Manny Pacquiao, malaki ang tiwala kay Manny Pacquiao sa ibang bansa. Dahil kay Manny Pacquiao, kilala tayo sa boxing. So, pero ang sinasabi ko lang, pag nag-sign yung boksingero sa ibang promotion, okay lang din. Okay? Pag nag-pro, pag nag-pro na Murata of Japan, targetin muna ni Marshall. Si Murata, yung middleweight. Pwede. Maganda yun. Maganda rin yun. Anak ni Mayweather, rapper kay Sir Manny, ganun din. Matutuwa ako kung mag-collab sila, haha. O di kaya freestyle battle, pabilisan mag-rap. Pwede, oo. When you have the money, you can do a lot of different things and you can really practice, well, hindi naman ibig sabihin, pag wala kang pera, hindi ko magawa. Pero, mas may rap. Siyempre, may leverage ka pag may pera kayo. Taga Palawan, Kuya Pao, boxer coach si Kuya Renren Tesorio, si Kuya Lawrence Rosas, yan, kilala ko. Number one contender na yata, yan, si, yan, Magbanwa, yan, si, coach namatay nakaraang buwan, nag-crash sa motor, oo. Sana magkaroon din ng sikat na boxing promotion sa Palawan kasi para di kailangan pa kasi lumabas ng Maynila. Yun. Mabait dyan si Sika Tara, Kuya Pao. Tuwing lumalaban ng pro, yung pinsang ko pinapahiram ng fighting shoot. Sa basketball, sir, sa latest practice ni Kai Soto, pwede na ba siya sa pro?
makikipagsabayan sa Amerika. Pwede na. Actually, itong si Kay Soto ay may kontrata na sa isang semi-pro or parang semi-pro na sa G League eh. Parang developmental league po 'yan ng NBA. So 10 million po ang sweldo niya for 10 months. So ibig sabihin 1 million per month ang bayad niyan. Tsaka matangkad, lumaki na 'yung katawan, marunong mag-dribble, medyo bumilis na. So hindi na siya basta-basta matutulak. At nakikipagsabayan siya sa mga athletic. Yun ang ano eh, yun ang advantage niya eh, na pumunta siya sa ibang bansa. Ibig sabihin, yung competition niya doon mas mahirap. Hindi pag dito sa Pilipinas, idodomina niya lahat yung feeling tuloy na lahat ng tao na sobrang galing siya. Kasi walang kasing tangkad niya, walang kasing lakas niya. Pag pumunta siya sa ibang bansa, syempre marami na siya makakatapad doon. Mukhang tapos na yata yung car wash ko ha. So, tatapusin ko na lang ito, pero pakita ko lang ha. Nandito po tayo. Kwentuhan lang. Sino champion sa Legazpi Albay? Sa Albay, sa ano ang alam ko, sa Pili. Pili si ano, Dasmariñas. Taga dyan yan, si Michael Dasmariñas. Taga Albay mismo, wala akong kalala. May mga meron din dyan eh, may mga MMA fighter din eh. Kasi may gym dyan na nagpa-promote ng MMA eh. Sir Pao, anong pinagkaiba ng WBA regular belt at WBA super champion? Bakit dalawa? WBA kung parehas naman tong world champion belt. I'm just wondering. Hindi katulad ng IBF, WBC, WBU, isa lang. Yung regular po is considered na parang interim yata eh. Parang ano, next level. Yung super talaga yung pinaka-champion. Natatandaan yung kay Pacquiao, nung kinalaban niya si Matisse, yung pinaglabanan nila doon, regular welterweight, regular WBA, regular welterweight champion. Tapos, nung kinalaban niya si Keith Thurman, ayun yung super. So, parang nangyari, parang interim siya. Yan po ang ginagawa po yan ng mga sanctioning body para, ano mo, extra money, extra sanctioning. Ganun talaga. WBC meron din yan. May mga diamond belt sila, silver belt. So, yun. Siguro ko si Gio, ko si Hehe. Lemachenko vs. Valdez. Napunod ko laban nila nung amateur. Walang kinain si Valdez. For me, what I want Marshall to sign is with Matchroom Boxing because he's gonna have more opportunity fighting different style outside the Philippines. Makes a lot of sense. I-explain mo yan sa taong bayan na sinisiksik siya lagi. Lahat naman eh, sinisiksik sa MP promotion. Kasi iba talaga yung ano ni Manny eh. Iba yung effect niya dito sa atin sa Pilipinas eh. Laki ng tiwala sa atin eh. Hindi naman din siya papabayaan ni Manny for sure. Bibigyan din siya ng laban yan. At saka maayos naman si Sean Gibbons. And hopefully, mabigyan siya ng maraming magandang laban at opportunity. Okay. Napanood ko yung UFC 251, yes. Masvidal panalo, si Volkanovski panalo, si Tan, yan, panalo, talo si Aldo, talo din si Rose, si Tag Rose talo. Suarez vs. Lomachenko, 2 thoughts. Sana, pwede pa mangyari, pwede pa maabutan. Sa stage ngayon ni Lomachenko, baka hindi niya kalabanin si Suarez kasi konti pa lang laban ni Suarez. Kailangan maka sa totoo lang mali yung panahon eh. Naapektuhan ng COVID kasi lalo na to si Suarez, medyo syempre nasa 30s na siya. Dapat sunod-sunod na 'yung laban niya pero dahil sa COVID ma-delay na naman 'yung kanyang progression. Naghahabol oras na rin. Magsayo Navarrete or Servania vs. Navarrete for the vacant WBO 126. Good idea, paring Bernard Ginto. Hello, good PM. Possibly po si Errol Spence Jr. Tank Davis sa 147. Kung akyat si ano. Si Errol Spence kasi malaki. So, kailangan na makandita ang Davis. Parang malabo sa ngayon.
May mga aso ba dyan? May mas din ba sila pag gumagala? Wala naman yata. Wala. Wala. Ayun, yan. Si Tataduran. Si Taduran nga. Si Michael Dasmariñas. Yan. Taimig na taimig nga si Tataduran. Kaya pa, malamang merong kang kaibigan promoter dyan. Ikaw ba? Baka naman sabihin mo sila na magpagawa ng gym dito sa Puerto Princesa. Kasi ideally, maganda naman yung mga idea ganyan. Pero alam mo naman, laging may politics at saka perang involved eh. At saka, syempre yung market. Kailangan marami talagang mahilig sa boxing para kumita yung gym. So yun, kailangan ang mangyari dyan, taga dyan talaga sa ano, Palawan ang gagawa para kumaga support din sa mga Palawenyo. Si chairman ng GAB, Kuya Pao, si governor ba yan? Si Mitra, yes. Magandang bahay nila dito, Kuya Pao, naging tourist spot, Mitra Ranch. Yes, nakapunta na ako doon. Sa may pinakataas, yung may manukan siya, may sabungan, yun. Di ko po alam kung anong division ni Ortiz. Sinong Ortiz? Harap ni Lopez, 135. Little Boxer should sign on MP promotion. Big Boxer should sign with Matchroom. Sir Tang Debe is nagulpi ng welterweight boxer na si Ivan Red kakahapon. Di ko nakita. Suarez bumagsak nga yan kay Serbanya pero magaling pa din talaga si Valdez. Okay. Alright. Mukhang patapos na yung aking kotse. Ako siguro ay magpapaalam na ha. Thank you very much sa inyo lahat dyan. Pakita ko sa inyo dito sa labas. Labas ako ha. Okay. Dito ako sa ano, sa ano to? Okay, nawala yung internet ah. So, yun lang. Salamat sa mga nakipag-usap ah. Nagpapaka-rush ako, nagpapaka-rush. Ano lang, na board kaya yun nag-live. Anyway, papaalam na ako sa inyo, makakasama ako tuwing live ni Kuya Pao Melbert may opas. Bobby Swenko, nabigay do si Motorman na wala na. Tawa ako sa mga tanong noon. Nasa ano na po? Nasa Germany na si Motorman. Kaya kayo na lang ang pinakamasugid ko. Paalam na ako, salamat sa pagkikipagkwentuhan at patapos na yung aking kotse at nalinis din sa wakas at bukas alas 10. Usap tayo ha. Anong araw ba ngayon? Linggo. May schedule pa pala ako mamayang 8:30. Tingnan ko ha. Okay, salamat ha. Salamat sa inyo lahat ha. Tawa ko ng tawa dito, Kuya Pao, si Mitra pa ba? Malaman, dapat may kasamang manok. Thank you very much. Salamat po. Bye.